makikita niyo po guys, nandito po ako ngayon sa likod ko. Ito po yung bilaran ng mga inang bilaran natin na mga taga-Lucenay po dito sa Purok 2, Barangay Dalaycan, Lucena City. Kung ating sisiyas atin, makikita niyo po ang kanilang kahirapan sa buhay. So sana po sa lahat po ng mga makakatulong po sa video na ito at makakapanood po ng video na ito, naway matulungan po natin mga kabayan po natin sina inang bilaran. And this is LOL Visa, and guys, please watch this my vlog. Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. This is Louie Albizo and I'm here sa Purok 2, Barangay Dalaycan, Lucena City. Kung makikita nyo po guys, itong nasa likod ko, ito po ang mga hanap buhay ng mga kababayan natin, mga taga-Lucenahin dito sa Barangay Dalaycan. Kung saan makikita nyo po guys, ito yung mga bilaran, kung tawagin mga bilaran baga ng mga binilad na tuyo, na isda, kung tinatawag natin tuyo na nabibili po natin sa market. So, tutunghayan po natin at kakausapin po natin si Nanay. Si Nanay Sonia regarding po sa kanyang hanap buhay, kung ilang taon na po siya dito na naghanap buhay sa kanyang pagbibilad. At naman, may kakausapin din po natin siyang isang kapitbahay din bukod kay Nanay Sonia. Ang Nanay Sonia, pakidetalye naman po na ano, kung ilang taon na po kayong nagbibilad. 23 years. Dadain kami. Nagbibilad ng isda. Opo. Yan. Tapos, ibinibinta nila sa ano, sa mga nanonood dito. So, nasa magkano naman po inaipag once na isang ganito po, kagaya nito? Isang ganito. Meron po bang bumibili? Pag ganyan, kami na ang gumagawa. Ah, kayo na po gumagawa. Nagbibilad kami sa ganyan, 150 ang isang hanay ng isda. Pag isang pinuno mo yan. Pinuno. Oo. Isang ganito, 150? Oo, 150 centavos lang yun, ha? 150, isang ganito? Oo. Yun, ihahanay namin yan ng isda. Pagka nabit namin ng isda niyan, 150 ang binabayad sa amin, kada isang ganun. So 150. Mm-hmm. Ano pagbebenta nyo? Hindi yun sa amin kasi nagtatrabaho lang kami. May namumuhulan sila. Magbibilad lang 150. Bukod-bukod kasi ng trabaho. Ihahanay lang. So guys, so nakaka-curious lang, no? Kasi isang daw ganito, 150. Maganda nga sana kung napapunta ka dito, panahon na umaga, yung may ano ako. Oh, yun nga ba sana. Pero babalikan ko po kayo sa part. Next week. Oh, next week. So guys, ito, sabihin ko sa inyo. Sabi ni Nanay Sonia, ito daw po ay 150 sa bilad lang. Oo, bilad lang yun. Bilad lang yun. Ilalagay lang namin yun. Ilalagay lang daw nila yung isda at once na natuyo na, 150 lang yung babayad. Oo, hindi. Kami lang. Iba pa. So, 150 lang yung babayad sa inyo. Parang tauhan lang. Parang tauhan ganun. Lang. Ah, okay. Ito yung ganyan nila. Ikaw mayari. Opo. Ikaw magbabayad sa amin yung ginagawa namin. Ah, okay. Pero magkano totally pag binili ni isang ganito? Ay, minsan ano yan, mga... Kora. Depende. Magaan lang, magadaing lang, nabot rin ako, 3 quarts. So magkano, mapatak 300, 500, 600, mga ano? Wala o to eh. Wala, mga 150 lang, pinakamataas lang. Pinakamataas lang? 100, 150 pesos lang. So makakabili ang mga kababayan natin pag may halagang 150 pesos na sila? Makakabili. Oh guys, pag daw po may 150 pesos na kayo, makakabili na daw po kayo. O makakabili na po kayo dito sa... Ano ba tawag niya dito? Cupping. Bakit po tinawag siyang cupping? Eh, ano siya, yung may kawayan. Kawayan. Hindi po ba, ano ba tawag doon sa probinsya? Sa ano kasi, sa... So guys. Sa probinsya kasi yung ganyan, salasala. Ayun, salasala. Oo. Sasag. Sasag. Ayun, tawag sa akin, sasag eh. Eto guys, kinakita niyo kung saan nga taga-probinsya kayo. Ang tawag kasi ng mga taga-Lucenahin dito ay cupping. Cupping. Pero pero sa amin po, ang tawag po namin sa probinsya guys, ito ay sasag. Ito po ay galing sa paggawa ng kawayan. Ibinat nila yung mga kababayan natin taga-Lucenahin yung mga isda or mga ano, bakit po ba binibilad yung mga isda? Yung po ba ay bulok na, binasa or hindi, nilalagay nila sa asin yun, binasa lang. Oo. Tapos
kanila, huhugasan sa tubig namin. Pero pwede po ba pakilin ako kasi meron daw pong iba na nagsasuggest daw na kaya daw po binibulad yung tuyo dahil bulok na daw po. Hindi naman. Sorry ba siya? So guys, naiintindihan nyo, sabi ni Nanay Sonia, yung nakikita nyo, nakala nyo, binibulad nilang tuyo ay bulok, hindi po yung bulok. Yun po ay sariwa, galing sa sariwa, galing sa dagat. Binasa lang. Nilagyan lang ng asin. Bababad yun. Ano po ba mong bukod sa nilalagyan ng asin? Asin. Asin lang tubig. Asin tubig yan. Wala nang iba. Tubig na inumin. Tubig na. Tapos pagdating na ibibilad na sila, huhugasan nila sa malinis na tubig. Nawasa. Nawasa yun. Baka pwede po kayo mag-invite ang mga kabayan natin na gustong matulungan kayo. Yung guys po sa kabuhayan nyo. Pwede. Baka meron po kayong may bigay na paliwanag or magbigay po kayo or kayo humingi po kayo ng konting corporation sa atin. Sa mga gusto kong, basta manghikayat po kayo, pwede po kayo manawagan. Papa-interview. Ang sinya ka rito dali, magpapa-interview tayo. Baka tayo matulungan ng mga ere. Sige po, pwede po kayo. Baka matulungan po kayo. Malay niyo po, sa nakikita kagaya niyan, malay niyo po matulungan. Tugunan po kayo ng makabayan natin. Papa-interview lang siya. Masuportahan pa po kayo. Nagtrabaho lang kami din. Sige po. Ay, ang kailangan po ikuan. Ang kailangan po ipunan. Dahil nang kaya na kaya ganyan, walang isda. Magaling at wala pang isda kasi pag kuni puhunan, kasi talaga sa komisyon. Hindi kasi na, bukas na, hindi pwede. Kailangan pag pumunta ka ng pier, may pera agdala mo pag may pera kang hawak para may baby. Pwede ba ako magtanong, nakakaaluan po ba ang pagbibilad nyo ng tuyo? O maaluan naman? Pag po ba tag-ulan, paano kunwari tag-ulan, wala kayong bibilad na tuyo? Anong mangyari? Ay, hindi ka gano'n rin mainit. Di siyempre nadagdum ng panahon, madiluman ng kalangitan. Yun ang malay, utay-utay ng sinasalan, sir. Para huwag mapatagal siya ng ulan at Pagbubulong. Okay. Kasi once na tinuyo na siya. Kailangan huwag mabasa ng ulan. So guys, sa mga makapanood po ng video na to, panawagan lang po ng mga residente natin dito, ng mga kababayan natin dito sa Tagadalaycan, Lucenahin, dito sa Porokdos. Sana po ay mapuntahan niyo po ang lugar nila na mabigyan po sila ng konting tulong na kahit papano puhunan o kaya sapat na gamit ba para naman maging maayos naman din, makikita niyo rin naman din, para hindi naman, di ba? Kasi syempre pagkain din naman din to, syempre mahirap din tayo magkasakit. Pero ang gusto lang din ng mga kababayan natin, mabigyan lang sila ng konting puhunan. Ba, dagdag hanap buhay din naman syempre. Dagdag puhunan. Oh, dagdag puhunan. Dagdag hanap buhay. Para naman makatulong din tayo sa kanila. So this is Eloy Alviso and don't forget to subscribe my YouTube channel and my Facebook account. And thank you po Nanay. Ay, ito naman po, kakausapin naman po natin si Nanay Melinda. Melinda, yan si Nanay Melinda. Ay, Nanay Melinda, kaway ka na. Ay po. Yan, Nanay Melinda. Hi, hello po. Sabi niyo, sabi niyo po sa akin, ilang taon na po ba kayo nagbibilad? Bali po 57 na kasi sa pagbata po kami. Since birth 57 years na. So yung sabi niyo nga po kanina dahil nga po binagyo kayo, 'di ba? Binagyo po kayo. Pag po ba binagyo, wala kayong bilad. Wala. Ito yung backup niyo lang. Ay po kasi pag hindi kami na ganito, di wala kami kakainin. Siyempre gagawa ka ng paraan para kumita na. So ilang taon na po kayo sa 57 yung pag-anap buhay sa pagbibilad? 57 na po ngayon ako ngayong January to. So 57 na din yung pagbibilad niyo since birth? Sa purong bata po kami, yun yung pinamulat ng magulang namin. Okay guys, nakapakinggan niyo po sinabi ni Nanay Melinda. Melinda, 57 years na siya nagbibilad dito sa Porokdos, Dalaycan, Lucena City. Kaya masasabi ko lang po sa inyo, dayuhin ating alamin at ating bilhan ang kanilang hanap buhay at ang kanilang pinaka the best na tuyo dito sa Dalaycan, Lucena City. And God bless you guys and thank you for this vlog and bye-bye.